Bayan, ang mga kalapate, madalas nakikita natin sa mga parke na nagkukumpulan sila, nagliliparan, o himas-himas kaya ng mga bata at nilalaro para paliparin naman sa kanilang bubungan. Pero ang akala po nating simpleng kalapati lamang, ito hindi yung simple ito ha, abay, big-time alaga pala ng ilan nating mga kababayan. Ang malaking bahay na ito sa Parañaque ay hindi tirahan ng marangyang pamilya, kundi tahanan ng mahigit sa 500 hindi pangkaraniwang kalapate na alaga ng negosyanteng si John Alegre. Since bata siya, mahilig talaga siya. Pagka isinama siya ng father niya sa Manila, bibili siya ng ibon para iuwi sa Pangasinan. Tapos inaalagaan niya lang, masaya lang siya na lumilipad. Kasi yun, siyempre, nung nag-aral siguro siya, medyo naging busy. Bumalik lang yung hobby niya nung pandemic. Walang ginawa. Siyempre, pagkatapos niya magtrabaho, uwi lang siya. Wala siyang ibang mapupuntahan. Kaya naisip niya ulit mag-alaga ng kalapate. Namuhunan si John para pagandahin ang kanyang loft o hawla ng mga kalapate dahil hindi biro ang halaga ng ilan sa kanyang mga koleksyon. Merong aabot ng 3 milyong piso ang isang kalapate. Dito sa loft ni Boss John, hawak namin yung mga bloodline ng galing ng Belgium sa pipa, sa Pigeon Paradise. Isa siya sa pinakamalaki sa buong mundo na humahawak ng mga auction. Meron kaming hawak na bloodline ng Porsche 911, Best Kittel, tapos mga Thomas 6 ni Ganus. Mga winner siya. Sa Pilipinas, kinikilala naman bilang godfather ng pangangalapate ang animal hobbyist at negosyante na si Jaime Lim. Sa kanyang bubungan, matatagpuan ang mahigit sa 1,000 kalapate. Jim, sa dami na ng hayop mo, at pangalawang beses na namin ito'y na-interview, bakit mo naisipan ang kalapate? Actually, sa lahat ng hayop ko, my first love is the pigeon. I've been in active racing for 4 years. Okay. And keeping pigeons more than 50 years. Actually, bata pa ako, nag-aalaga. 6-7 years old, nag-aalaga. Ay, bakit naman naisipan mo? Dahil yung father ko mahilig mag-aalaga ng hayop. Kapitbahay ko, mahilig din. Oh. Pero anong hayop? At that time, chicken, ducks, fish. That's all I can afford. My passion is breeding. Anything that I can breed, yun ang satisfaction ko. Ayon pa kay Jaime, hindi mahirap ang pag-aalaga ng kalapate. Kinakailangan lamang na may maayos sa tirahan ang mga kalapate. Ang design ng iyong mga hawla ay sino nag-design? Meron ready-made, so we buy them. And yung loft naman, basta well-ventilated, may lagusan ng mga hangin. Oo. Well-lighted. Importante malinis ang loft. I have my loft clean 2 times a day. 2 times a day ito? Yeah. Kung sa loft ni John matatagpuan ang mga mamahaling kalapate, nagliliparan naman sa 1 hawla ni Jaime ang mga kalapating may iba't ibang anyo at kulay na maaring ngayon lang natin nakita. Ang tawag dito ay off-color pigeons na inilalaban naman sa mga pet show. Anong inaalam sa show? Yung kulay, yung conformation. We have more than 20 categories, iba-ibang kulay. Pero higit sa pagpapaanak ng mga kalapate na may magandang itsura lamang, mas gusto ng mga fanciers na makapagpalaki ng ibong kayang lumipad ng malayuan at mabilis. Ito ay para isabak nila sa patok na patok ngayon na karera ng mga kalapate sa himpapawid. Itong uri ng kalapate na ito ay from where? Belgium. Belgium. It originated from Belgium. Then Belgium. Holland, magaling rin mag-ibon yung Holland. Oo. Oh, Belgium yung Holland, ah. So talagang for sila? Yes. Puro Toro breed yan. Toro breed yan. Magagaling. Mga ordinaryong ibon, di lilipad ng gano'n. Hindi kaya, no? Yung native natin, di kaya.
sa pigeon racing, kailangang mailipad ng mga sasaling kalapate ang daang-daang kilometrong layong ruta ng karera. Sa araw ng competition, lahat ng member, dadalhin namin yung clock, yung pigeon sa main clock namin. So, i-register namin, i-encode namin sa computer, then after that, ikakarga namin sa truck. Then, kinabukasan, Sunday, kakakawalan ng ibon, ang bawat member, makihintay lang kayo sa kanyang-kanyang loft. Abangan natin uwi ng ibon. So, pagdating ng ibon, nakasensor naman kami. Once na nakatapak na yung kalapati sa pinaka-plate, mag-register na kagad kung anong oras mo yung ibon mo. Ang competition ng kalapati is pabilisan ng speed. Kaya talagang inaalam ng mga fancier breeders ang linyada ng kanilang mga ini-import na kalapate para sure win pagdating ng araw ng karera. I base them from pedigree and from performance. When I import my birds, tingnan ko sa pedigree, mga past performance, mga parents nila, mga grandparents, mga champion line nila, mga long distance line nila. Then, sa mga local birds ko, mga breeding ko, through mga performance nila. Kung magandang performance, doon ko nabe-base ang good bloodline nila. Pero kung inaakala ninyo na mga may sinasabi lamang sa buhay ang nag-aalaga at nangangarera ng ganitong uri ng hayop, abay, parami na po ng parami ang mga Pinoy na nauhumaling din sa kalapate. Very exciting yung kalapate, lalo na araw ng karera. Makita mo yung kalapate na pauwi, ay nako, baka magsisigaw-sigaw kayo sa bubong. Isa sa mga nagka-interest din dito ay ang 49 na taong gulang na si Ferdinand Pasyon ng Mexico, Pampanga, na isang OFW. Pag-uwi ko, galing po ako ng abroad. Nauna pa akong akit sa mga kalapate bago ako papasok ng sarili kong bahay. Ganun po ako ka-determinado sa mga ibon. Paghipo mo ng ibon, parang nakakawalan ng pagod. Pinag-iipunan pa nga ni Ferdinand ang pagbili ng mga imported na breeder para matiyak lang na maganda ang lahi ng kanya mga kalapating pangarera. Ito po, Ludo po. Imported din po ng Ludo. Nasa ranging po ng 20,000 pigit. Yung iba, 40,000, ganun. Nagbunga naman ang pamumuhunan niya sa imported na kalapate dahil makailang best na siyang itinanghal na champion sa pigeon racing ng kanilang club. Kapag nakikita ko yung nagpo-produce sila na maganda, parang ano sa akin yun, karangalan sa akin yun na napagaling ko yung mga ganitong ibon, ganitong bloodline. Noong nakaraang linggo, bumiyahe pasursugon ang truck ng Philippine Homing Pigeon Association para pakawalan ang may libo-libong kalapate. Hudyat ng umpisa na ng karera. Matyaga naman silang aabangan ng mga tagapag-alaga sa kanika nilang mga loft. Yun ang pinagtataka ko, ano? Di ba dinala ninyo sa Sorsogon? Yeah. Via truck? Yeah. Okay, punong-puno na yun. Mga ilan ang karga ng truck na yun? Mga ilan ang kapasite? 30 days, 1,300 na siya. Pero minsan, umabot ng 4,000. From Sorsogon, paanong nakakabalik dito sa inyong area? Dumating dito 10:35 yesterday. Yeah. From 6:20 in the morning. Oh. 10:35 dito for, na. Almost 4 hours lang. 4 hours? Yeah. Diretso yan, on the wing. Diretso? Wala silang pahinga? Yung iba, pag napahinga, talo ka na. Ha? Yung mga nananalo. Oo, kaya nila? Kaya nila. Ayon sa mga fanciers, ang pagsasanay ay nagsisimula kapag inakay pa lamang ang isang kalapate. Inakay pa lang po yung mga kalapate, kailangan i-train lang po yan. Pagpapatuka pa lang, paano papasukin sa loft. Tapos, ang training po niyan, gradual, every 10 kilometers, ganun po, para masanay sila sa lugar na yun, ganun. Para palayo na palayo yung training po nila. Ang ibon kasi para sa akin, ang kalapate, homing instinct eh. Kahit nasan sila, kahit anong sitwasyon nila, kahit may sugat sila, uuwi sila. Ang ititrain mo ngayon sa kanila, paano mo sila pabilisin umuwi. Doon pumapasok yung ano namin, yung pag-aalaga, yung motivation. Palagay naman ni Jaime at Nelson, may kinalaman ang sinag ng araw
kung kaya't nalalaman ng kalapate ang kanilang direksyon pauwi. So the driver must talk to me first in the morning para ako magsasabi kung what time nyo i-release. Kasi check na yung weather doon, weather dito. Yes. Pag ulang araw, hindi na pinaparelease. Eh. Pag ulang araw? O, baka hindi pa sumisikat yung araw. Kasi medyo madilim, mahirapan yung kalapate. So kailan may sinet na ng araw o kaya maliwanag na. Then ako makibigyan ng go signal sa kanya, hindi tao ibon. Parang pakawala na? Yes. Okay. Pero may mga ibong hindi na nakakabalik ng kanilang loft. I feel bad, but that's part of the game. Madalas mangyari yan. The further you go, mas marami nawawala. But that you have to take it by heart. It's part of the race. Ang nakalulungkot lamang para sa mga tagapag-alaga ay kapag sinasadyang hulihin ang mga ito habang nasa kasagsagan ng paglipad. Problem ngayon dito sa Pilipinas, maraming lambat. Mga lambatero, nilalambat itong pangkarera namin. Sinasadya nilang lambatin? Nilalambat. Pag alam nilang may karera? Yes, they set up lambat. Alam nila yung... Yung sing-sing kasi. Alam nila yung route ng, ano, yes, alam ng kalapate? Yung sing fishnet, kasi transparent, di kita ng kalapate. Kaya huli. Dami nila nahuli. In one weekend, they can capture around 400 birds. Diyan ibibenta? Yes, kasi pag PHA, mahinang 5,000 each. Okay. Binibenta nila. And marami mga small lock na they want our bloodline. Doon sila bumibili. Hirap namang magsagawa ngayon ng pigeon racing ang ilang club sa bansa dahil sa issue ng bird flu. Hindi ba sila while flying makakuha ng sakit sa mga manukan, ganun? Usually mamaya. Yung maya natin? Yes. So, nakita naka-screen sila para walang maya pumasok. Walang pasok. Saka ang kagandahan po ng pigeon, hindi sila tatam ng AI, yung avian influenza. Wala, hindi kaya? Hindi. Bakit? Hindi sila tatamaan. It was proven na sa Europe, Taiwan, China, na ang kalapate hindi tatamaan ng avian influenza. That's why, even na may AI sa bansa nila, tuloy pa rin karera nila. Even sa Thailand, baliwala sa kanila, tuloy pa rin karera nila. Pero tinitiyak ng mga fanciers ng uri ng kompetisyong ito ay legal at hindi isang uri ng sugal. Ang pigeon racing si talagang legit talaga na sports lang, hobby lang talaga. Even bata pwede makalaga. Alam mo, hindi natin maiwasan talaga na na makakaroon ng side bet, no? Pero ang talagang sa club namin is pat money lang regarding sa entry natin. Siyempre may entry fee, doon natin kinukuha yung premyo natin. Hindi mo ginagawang sugal? Ganun? No. I never bet in my life. Never? Because my dad's a gambler. Naghirap kami. So, because of gambling? Gambling. Ah, so sinumpa ko na yung gambling talaga. Makisan, I don't gamble. Even sa manok. Tanging karangalan lamang ang habol nila sa pagsali sa ganitong uri ng karera. Pag dumating siya diyan na talagang uhaw na uhaw, pagod na pagod. Yung kasiyahan na yun, ang hirap ipaliwanag. Nabiruin mo, umuwi yung ibon mo na ganun kahirap, ganun kanya kamahal. Na kaya niyang ibigay yung sarili niya kahit na minsan nga may namamatay. Maipakita niya sa'yo bilang fancier na ikaw amo niya. Na mahal kita, uuwi ako. Dahil pinamahal mo rin ako, binibigay mo rin yung lahat ng pangangailangan ko. Yun yung best feeling na kaya kong ipaliwanag. Kapwa nanalo noong nakaraang linggo ang mga kalapate ni Jaime at amo naman ni Russell na si John Alegre. Bukod sa local race, sumasabak na rin ang kanilang mga ibon sa international competitions. Yun din yung target na mapalaki yung value tsaka yung level ng nilalaruan ng pinaglalabanan. Bilang isang Pilipino, kailangan may represent natin yung bansa natin sa pigeon racing. Habang naghihintay naman ng go signal ang club ni na Ferdinand para makapagkarera muli, patuloy lang ang training na ginagawa niya sa mga kalapate. Marami po akong nakuwang sa aral sa pagkakalapate. Lalo na po yung simula nung nagkarera po ako, dumami yung mga kaibigan ko. Marami po akong kabataan na nabigyan ko ng ibon na dati medyo nasa maling landas. Nagkahilig sa kalapate, nawala po sila sa pangit na direksyon.